Sarah, bukas na natin ayusin to, ha? Nantok na ako, eh. Good night. Okay ka lang ba? Ano naman. Matulog ka na. Okay na. Basta alam mo, para sa akin, hindi magbabago yung tingin ko sa'yo. Ikaw pa rin yung prinsesang sa akin na kilala ko. Salamat, ha. Pero mo na akong isipin. Okay lang naman ako, eh. Kayang-kaya ko to. Hindi ka iiyak? Hindi naman ako iiyak. Parang naman hindi ako sanay sa trabaho. Saka sanay naman akong hindi maging mayaman, eh. Dahil doon naman talaga ako lumaki sa hirap. Kaya ako pa iiyak. Tulog ka na. Sige. Night. Sarah Alagao of Cuba! Dado, I brought you some food. That's very thoughtful of you, GK. Thank you. Nakalipat na ba si Sarah sa maid's quarters? Last night pa po. Dad, let's just look at it this way. The good thing is, si Sarah dito pa rin po nakatira sa mansion. Anytime you wanna see her, she's just around. Dad? I can't believe this is happening, GK. Ang saya-saya ko na. Isang kapirasong papel lang pala makakapagbabago ng lahat. Dad, huwag niyo na pong pahirapan ang sarili niyo. Andito naman kami. Ako, si Marlon, si Alice. Siguro po para sa ikabubuti ng lahat ng mga nangyari. Sana na. Sa ikabubuti ng lahat. Except Sarah. Okay, dahan-dahan po, ha. Kaya ko ba? Kaya ko to. Sigurado po, ha. Huwag mong pilitin, Smith. Sige, sige po, dahan-dahan po. Sige. Huwag kang magmadali. Kaya pa talaga tayo, ha. Sige po. Ayan, konting-konti lang. Ayan yan. Ayan, kaya mo yan. Kaya mo yan. Ayan, yun naman, oh. Chinelas niyo. Yun pala, eh. Dahan-dahan po tayo, ha. Dahan-dahan po. Dahan-dahan. Tahan-tahan po. Kaya po tayo, kaya po. Kaya mo. Kaya na, kaya na. Kitaw mo na, kitaw mo na. Yan o, yan. Yan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Galing. Kaya na. Kaya na. Kaya na. Sabi ko na nga mo. Maling bisita tayo, kaya na. Ayos ka na. Ay, Sarah! Ay, oo nga pala. Di ba first day mo dito as katulong? Hindi pa kita nauutusan, eh. Bakit, Alice? Alice? Sorry po, ano, senyorita po pala. Good. Ay, gusto pala ni Daddy ng coffee. Ako naman, gusto ko ng orange juice.
ng popcorn at tsaka cake, chocolate cake. Sige, bilisan mo. Ay, wait! Oo nga pala. Pagkatapos nun, pakigupit na rin yung grass kasi medyo mahaba na sila eh. Ay, at Sarah, alam mo bang bagay na bagay sa'yo yung uniform mo, ha? Bagay. Sige, Dad, halika. Tung tayo. Sarah, gusto mo ako na lang magugupit ng damo? Kasi mahirap yan. Baka hindi mo pa kaya eh. Salamat, Jasmine, ha. Pero katulong na rin ako dito katulad mo. At kailangan kong gawin lahat ng mga ginagawa ng mga katulong. Mahirap man, pero kailangan kong kayanin eh. Sarah, ingat ka lang dyan. Ito naman si Wonder Woman, no? Ba't pa kasi yun ang ginagawa mo? Utos eh. Saka okay naman, kaya ko naman to. Alam mo, kailangan mo ba ng tulong? Makairam naman ako ng damit kay Tito Marlon. Ito naman, hindi naman kailangan. Kayang-kaya ko to, no? Ako pa, ang galing-galing ko. Sige na, masok na dun. Makita ka pa ni Senyorita Alice. Sige, sige. Sarah. Ayun. Oh. Ingat ka lang, ha? Seryoso ako. Ingat ka lang dyan. Okay? Sige, thank you. Bye. Magandang umaga po, Don Vincent. Ako po si Baste, kaibigan po ng apo nyo, si Sarah. Anong kailangan mo? Andyan po ba si Sarah? Rowena, patuloyin mo yung kaibigan ni Sarah. Salamat po. Sige. Mr. Pes, ako para sa'yo to. Ay, salamat po, Aling Ani. Nakakayanan po sa inyo, napag-asos pa po kayo. Susto naman, ano? Mura lang yan. Sa book sale ko nabili. Book sale po? Mm-hmm. Aning-ani, sa susunod po na sweldo, sama niyo naman po ako dun, oh. Oo ba? So, papaalam lang tayo, no? Sige po. Thank you. Alam mo, marami pa dun kaganda. Oh, Sarah, anong nangyari sa'yo? Napag-utusan kasi akong maggupit ng damo. Ikaw lang mag-isa? Ba't hindi kang sasabi? Sarah, may bisita ka. Basti daw ang pangalan. Naku, anak, dali. Magbihis ka na. Sige na. Parang pagod na pagod ka. Nag-exercise kasi ako. Nag-aerobics. Alam mo na, para sumeksi. Hindi nga. Kumusta ka dito? Siyempre, masaya. Diba, alam mo naman na pinapangarap kong tumira dito. Ngayon, nandito na ako. At masaya talaga ako dahil nakilala pa ako ng mga bagong kaibigan. Si Jasmine at saka si Cedric. Siyempre, masaya ako dahil nandito yung best friend ko. Ikaw, kamusta ka na? Okay lang. Sarah? Sir, ay, Cedric, oh. Sandali lang, basta ah. Well, ayun. Ito yung pampalit ko sa peace offering ko. So, medyo maliit siya. Mas madali siyang itago. Okay? Salamat, Cedric. Thank you. Sarah!
kapatid mo nasa telepono. Dali! Halika na, dali! Apo. Halika, dito tayo. Oo, dali, dali. Hello? Ha? Ano na naman nangyari, kuya? Kala ko ba okay na siya? Kala nga rin namin eh. Nakatayo pa nga siya, tapos bigla na siya nag-collapse. Kuya, kuya, pakausap kay ate. Ben? Ate Sarah, umuwi ka na. Kawawa naman si tatay. Huwag daw sabi, ha? Yung tatay ko po sinugod na naman sa hospital eh. Ha? Sarang. Pasok. Sarah, ba't ganyan ang mukha mo? Para kang namatayan. Oh my God. I'm sorry, Sarah. Malubha nga pa ng lagay ng tatay mo ngayon. Sinugod po kasi sa ospital yung tatay ko. Magpapaalam po sana ako sa inyo kung pwede po payagan niyo po akong dumalaw dun sa ospital. Oo naman, bakit pa hindi? Pero sana tapusin mo muna yung trabaho mo dito para naman fair sa akin na bilang amo mo. Okay? Po, ma'am. Salamat po. Don't mention it. Sige na. Bakit nilipat ang asawa ko sa ICU? Mukha kang malubha ang komplikasyon, Mrs. Hanggang ngayon, hindi pa siya nagkakamalay. Habang inoobserbahan po namin siya, dito muna siya sa ICU. Huwag ko kayo mag-alala, Mrs. Doc, Kudlo. Ano? Tawagin mo si Dr. Ortez. Anong nangyayari, Miss? Sandali lang po. Dr. Ortez, kailangan ko kayo sa loob. Clear. 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 So kailan nga tayo magkikita? Sandali ah. Pasok! Saturday? I'll call you later, ha? Sige. Okay, bye. Sarah. Ma'am, tapos ko na po lahat ng mga trabaho ko. Pwede na po ba akong umalis? Sige. Anong oras na ba? Mag-9 na po ng gabi. Naku, ay gabi na pala. Huwag ka na kayang pumunta. Baka mapano ka pa sa daan. Concern na ako sa'yo. Ma'am, mag-iingat po ako, promise. Gusto ko lang po talaga nang makita yung tatay ko. Sarah, bukas na lang. Huwag matigas ang ulo, okay? Ma'am. Ganun din naman po yung mangyayari bukas eh. Gabi din naman po ako matatapos. Sandali nga. Pinalalabas mo ba na hindi ako marunong tumupad sa usapan? Aba, ang kapal naman ang mukha mo, Sarah. Ako na nga itong concern sa'yo. Ako pang masama. Pwes, sa ugali mong yan. Hindi kita papayagang umalis. Tsaka huwag mo akong kukulit at iiyak-iyak ka na. Kung hindi, pati pakikipag-usap sa telepono sa pamilya mo at pati pagtanggap ng bisita, pagbabawal ko na din sa'yo. Thank you.
Wala si Sarah dito. Nag-dinner sila ni Don Vincent. Meron ka bang gustong pasabi sa kanya? Si Smith. Si Smith kasi nilipat sa ICU. Shh, Wendy. Huwag ka na umiyak. Huwag ka mag-alala. Pagdating ni Sarah, sasabihin ko agad sa kanya para makapunta na siya dyan. Sige, maraming salamat. Sino nga po sila? Si GK. Si Gothica ka. Hindi mo ako kilala. Pero ikaw, kilalang kilala na kita. Huwag ka mag-alala. Magkikita rin tayo. And don't worry. Pagdadasal ko ang asawa mo. Salamat. Pagdadasal ko ang kaluluwa ng asawa mo. Ano ka ba naman, Annie? Bigla-bigla ka nalang sumusulpot dyan. Alam mo kung meron akong sakit sa puso, kanina pa ako'y natake sa'yo. Ayaw payagam si Sarah. Eh, tatay niya yung kailangan niya pumunta sa ospital. Tsaka tapos na lahat ng trabaho niya. Mahirap bang intindihin yun? Ha? Hindi naman. Ayoko lang siyang payagan eh. Mahirap din bang intindihin yun? Alam mo, nagbago ka na talaga. Hindi ka naman dating ganyan ah. Mabuting tao ka dati. Ikaw naman, kung makapagsalta ka, parang ako lang ang nagbago. Ikaw din naman ah. Baliktad nga lang tayo. Ako, dating mabuti na naging masama. Ikaw naman, dating masama na naging mabuti. Kung hindi mo papayagan si Sarah, magpapaalam ako kay Don Vincent. Okay lang! Gusto mo sabay ba tayong kausapin siya eh? Pagkatapos mo ipagpaalam si Sarah, ipapaalam ko naman sa kanya lahat ng misteryong tinatago mo. Lahat-lahat ng baho mo! Pero kung gusto mong manatiling lihim ang lihim mo, matuto ka na maging pipit-bingis sa lahat ng gagawin ko kay Sarah. Bakit si Sarah? Wala naman siyang ginagawa sa'yo, ah. Dahil anak siya ni Wendy. Yun lang. Nabibigay lang po na mama, binigyan niya po ako ng 100. Kapli nga. Eject mo ka na nga! Halika na, umalis na tayo! Halika na, bilis! Opo o hindi po. Gusto mo bang mabayaran lahat ng utang mo? Opo. Gusto mo bang may pagamot ang tatay mo? Opo. Pwes, hindi ka pwede makipag-usap sa Don nang hindi ko nalalaman. Tao po. Mga kapatid po kami ni Sarah. Gusto lang po namin siya makausap. Nakapasensya na pero natutulog pa siya eh. Puyat yun galing sa sosyalan kagabi. Mga 5 a.m. na nakauwi. Mamayang 7 na ang gising nun. Paano kita mapasasalamatan sa puso mo, sakit ang
ibigay. Ngayon lamang ako nagmahal ng tunay sa tanang aking buhay. Sapat na ba ang ako ay mangako? Thank you.